Hello mga katropa. Ang video ko ngayon ay hindi tungkol sa ibon. Tungkol sa pagmamaniho ng international truck. So, ito siya kung paano gamitin at manihuin. Ito mga kaibok, mga katropa, ito dito sa kaliwa ang susian sa may pintuan dito sa driver side, dito ang susian. Tapos ito yung mga speedometer, RPM, speedometer, RPM. Tapos ito yung mga hangin, dalawa. Tapos dito naman ay water temperature at saka ano, yung iba, sa langis. So, ito yung mga switch ng ilaw, dalawa. Wiper, yung iba, mga ano na lang yan, ibang mga pang sa makina, mga ano. Tapos ang ito mga guys ay long nose. Ang truck na ito ay long nose international, wala siyang tulugan, walang kundi upuan lang ng helper side at driver side. Medyo maliit talaga. So ito ang kambyo, ito ang paggamit ng kambyada, nakalo. Ito ang splitter. Pag ganyan high, pag ganito low. Ayan. Pag ganyan high, yung kulay puti rito na kambyada, yan nakakulay puti. Ito mga puti. Ayan. Ayan ang high. Pag itong number 1 to ano low, nakalo yan. So, pag ginamit ng unang arangkada, pwede siya mag-recta dito sa number 2, segunda kagad. At diretso sa 3. So, pagkatapos dagdag ng kambya 4, 5. Pagdating ng 5, i-splitter motor ito high. Ganyan. Mataas. Tapos balik ka ulit dito sa number 6. Tapos 7, dagdag kambya 8, 9, 10 yan. Hanggang sagad na ng kambyada. Yan. Bali 5 lang siya kung sumahin sa Avanti. Ang reverse naman ay meron din siyang low and high. Pag nakalo dito, so mabagal ang pag-atras. Pero pag ipindot mo ng high, mabilis. Pero pag halimbawa low most nakalo siya, hindi pwedeng nakapasok na ang kambyada na i-high mo siya, na ano, dapat tugutin mo ulit tapos pasok o i-high mo. Gusto mo mabilis. Pero mas maganda nakalo lang para safety ang pag arangkada. So yung kambyada niya. At yung bago ka ano, ito ay sa tractor maxi. Pag puno na ng hangin, pag start magpuno ng hangin, ito tututulak lang doon siya para mag-release ang hangin at yung preno, mag-release ang preno. Ito naman ay sa trailer, ganun din to, i-release din to kung may hila na trailer. At bago siya ipa-start, pag-start, pagsusi mo ng start ganyan. Yan. Gumagalaw tong arms, tak, lumalagitik, tak 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 tak, magano niyan. Yan, tapos saka mo ipa-start. Start dito. Yan. Yan mga kaibigan, oh, ang pagmamaniho.
Tapos ito naman ay hangin. Hangin to ng Reno. Nagagamit to 1 in 2 or alinaw, ito ang 1, ito ang 2. Yan. Pagka yan ay may hangin na na umabot na ng kahit mga 70 or 80%, pero ang sagad nito ng hangin ang regular 120, pero itong truck na ito umabot siya ng 130. Pag umabot na siya, pwede na itong i-release. Ganyan. Ayan, pindutin lang siya hangin. Pag halimbawa mag-parking ka naman, hugutin mo na lang dito para mag-release. Yan. Ganon siya. Ganon din tong trailer. Ang ano, kailangan ito din naka yan. Ayan, naka-maxi na yan. Pakat na yan. Itong truck na ito, habang hindi siya maabot sa 90 or ano, ang hangin ay may buzzer siya, buzzer. Nagbabuzzer yung babuzzer yung ayan, tumigil na. Pag umabot na siya sa 90, tumigil na ang buzzer ng hangin. So yan ay talagang pwede nang ipatakbo or tatakbo. Tapos ito namang handle dito, ito handle, hinihila to kapag may trailer. Ito ay handbrake sa trailer, kahit di mo natapakan ng pot brake sa baba dito, ito pot brake, hilahin mo tog magpipreno to siya. Ganun yan. At ito naman pala mga kaibigan, maraming nasisira dito sa kambyada pagdating sa mga driver na Isuzu. Kasi itong international ay minsan nagagamit lang sa pwede mo siyang i-timing. Kahit hindi ka mag-clutch sa kapag nakatumakbo na, ay pwede nang hindi nagamitan ng clutch. Ginagamitan lang siya ng clutch kapag arangkada. Pero kapag hindi ka marunong sa timing sa RPM, ay hindi rin papasok ang kambyada. Ganun ang international. Kailangan i-timing mo siya sa kambyada. At ito naman ay gamit sa fifth wheel. Kung may trailer ka, naka-switch sa fifth wheel. At ito naman ay sa power divider. Kung manabalaho, kailangan mong i-double, i-switch mong ganun. Pagkatapos, balik muli. Okay na siya. So, ganon gamitin ang international kung paano gamitin sa pagmamaneho. Maraming mga driver na sa trailer na or sa galing ng Isuzu, ay maraming driver na sira pagdating sa international. Kasi dahil nga sa kambyada at sa clutch na makunat, itong clutch na ito, ito ay makunat. Mahirap, matigas yung tapakan siya, ganun pag mag-play. Ito play niya, malambot. Pero pag tinatapakan mo na, makunat siya. Yan. Pero kapag tumakbo na, ay magaan na siya dahil RPM na lang. Ganun, pagpasok ng kambyada, pagpasok. Ganun siya mga kaibigan. Kaya hanggang dito na lang. Kung mayroong mga update kayo sa tungkol sa kalaman itong international, ay i-comment nyo lang sa ibaba para may matutunan pa or dapat bang pag-aralan o hindi. Hanggang dito lang muna mga kaibigan, dahil hindi na ako muna nag-post sa aking mga ibon dahil malayo ako. Kaya ito na lang po siya ngayon.